Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Heidelyn Balbuena mula sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa Salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Leviticus chapter 14 verses 30 to 32 na pinamagatang The Presentation of Sin Offering. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maikling panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong umaga na handog mo sa amin. Salamat sa walang hanggang pagpapala at pag-extend sa aming buhay. Sa umagang ito, dalangin ko Panginoon na pangusapan mo ang mga nakikinig at aming maisang pamuhay ang iyong salita. Magsilbi namin iyong gabay sa pang-araw-araw naming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan mo Jesus. Amen. Basahin po natin ang kanyang salita, verse 30, ihahandog din niya ang dalawang bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. Verse 31, ang isa nito'y para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin na nagkasakit. Verse 32, ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong at hindi kaya maghandog ng ukol dito. Marami na tayong nabasa sa lumang tipan patungkol sa mga handog na pinagkakaloob sa Panginoon ng taong nagkasala at humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Madalas ay tupa at ang pinakamagandang ani ay binibigay sa ating Panginoon. Ngunit sa kanyang salita na ating nabasa, sinabi ng ihahandog ay dalawang kalapati, ang isa ay para sa kasalanan at ang isa ay susunugin kasama ang handog na pagkaing butil upang linisin na nagkasakit. Sa tuwing tayo nakakagawa ng kasalanan, madalas ay hindi lamang ating espiritual na pangangatawan ang narurumihan, kundi maging ang ating isipan, damdamin at pisikal na pangangatawan. Sa paglilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan, kanya rin nililinis ang ating pisikal na pangangatawan. Kapag tayo nagkakaroon ng sama ng loob, galit, inggit sa ating kapwa, madalas tayo nakasimangot, mabigat ang kalooban na minsan ay nagiging sanhi upang magkasakit rin ang ating pisikal na pangangatawan. Pansinin natin na kapag tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, nawawala ang kabigatan sa ating kalooban. Sa ating paglapit sa Panginoon upang magpalinis sa ating kasalanan, hindi lamang ang ating espiritual na katawan ang nalilinis. Kanya rin nalilinis ang anumang nararamdaman natin sa ating katawang lupa. Mapapansin natin na noong unang mga panahon ay maraming kailangan gawin ng tao upang makalapit at humingi ng tawad ang tao sa kanyang kasalanan. Ngunit nang dumating si Kristo, tayo ay maaari nang dumiretso sa Ama sa pamamagitan niya upang magpasalamat sa lahat ng nagawa at gagawin niya pa para sa atin. At sa paghingi ng tawad at kalinisan mula sa ating pagkakasala, ang kailangan lang natin ay bukas na puso at isip na handang magpabago at pagpasakop sa Kanya. Tayo po ay umuko para sa ating panglukas na panalangin. Amang Diyos, salamat po sa salita mo na aming narinig sa umagang ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin na ang aming mga kasalanan ay hindi lamang nakakasira sa aming relasyon sa iyo, ngunit nagiging sanhi din ito ng pagkakasakit ng aming pisikal na pangangatawan. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa kasalanan na aming nagawa. Pagkakaroon ng galit at sama ng loob sa aming kapwa, Panginoon, sa paghingi namin ng kapatawaran sa aming kasalanan, magkaroon nawa kami ng pusong handang magpabago sa iyo. Patuloy na bigyan niyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon na gagawin at gawin namin ang mga bagay na nakalulugod sa inyo. Ito po ang aming samot na langin. May pagpapasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa aming programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa aming programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo niyo pong ishare ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.